Mamarit mga pare, kong peke dyan. Good afternoon. So maganda at mainit na tanghali sa inyong lahat, mga marit kong peke. So nandito na naman po ang inyong mare o paring peke. So ngayon mga kineme, today our vlog is about again and again and again the reaction. Okay, magre-react na naman po tayo tungkol po sa ating minamahal na si Miss Herlene Hipon Budol. So ngayon, ang mga kineme, diba, naalala niyo po, diba, na ako po ay nag-react tungkol po dun sa birthday celebration po ni Herlene Hipon Budol, na siya po talaga ay nagmaladar na, diba? So ngayon, doon sa mismong birthday po ni Herlene Hipon, maraming kaganapan na nangyari na hindi po natin masyado nasaksihan. At ako nga po ay hindi, napanood ko po yun sa vlog po ni Herlene Hipon, pero hindi po ganun talaga ka-fully po yung vlog. So parang marami pong nakakinewit, mga pare kong peke. Para po lahat ng malaman natin kung ano po ba ang kaganapan meron na po ngayon kay Herlene Hipon Budol. So samahan niyo po ako para mag-comment at mag-react po sa buhay ng journey na naman po ni Herlene Hipon Budol. So tara! So ayan na nga. So ayan na nga mga kinemit, mga pare kong peke. So ngayon, diba, matagal at matagal na natin na inaabangan at sinusundan ang journey ni Herlene Hipon Budol. So dumating, siya nga po ay lumaban ng Bilibining Pilipinas. Ayan, nasaksihan natin yung buhay niya na pagkamatay ng kanyang lola, yung dagok na dumating sa kanya habang siya ay nasa Bilibining Pilipinas, bigla nang namatay ang kanyang lola. Tapos ngayon, yung araw na ng kanyang pageant na Bilibining Pilipinas, talaga namang hindi natin inaasahan, talagang todo suporta ang mga Pilipino or ang kanya mga fans sa kanya, kasi malaking ang tiwala sa kanya. So ngayon umabot nga sa punto na nakakuha nga siya ng first runner up. Okay lang kung hindi niya nakuha yung corona na dapat na ganyan gusto niyang makuha. Pero siya po ay nakapasok pa rin po kahit po siya ay first runner up. So ang ibig sabihin lamang noon, siya po ay para po ba siya nire-reserve lang. So ibig sabihin, kapag bumalik siya sa susunod na taon, baka siya po ay makakuha na ng corona. So yun, okay, natapos na yun. So ngayon dumating na nga po yung birthday. So ngayon, sa birthday po ni Herlene Hipon Budol, marami nga po ang kaganapan na hindi natin nasaksihan. So ngayon, di ba po, sa bulong-bulungan ng kahit sino, kahit dyan, lahat po ng social media ay laman po sa Herlene Hipon. So ngayon, siya po, di ba, ay parang may nasabi po si Sir Wilbert Tolentino na hingi daw po siya ng pahintulot na kung maaari daw po ay mabigyan. Si Herlene Budol daw po ay mabigyan or magkaroon ng chance na ilaban daw po na niya sa international pageant. So ngayon na nga guys, ito na. Para hindi na po, wala na po patumpik-tumpik pa, para wala na tayong cheche-burecho or whatever na pagdadaanan pa kung ano ng mga ating pong pagsasabihan ng mga ganyan-ganyan pa. So ito na po. Di ba nung birthday niya po, siya po ay nagmaladar na. Di ba lahat po, maraming nga nagkaganapan, ang ginanap doon sa buhay ni Herlene Budol. So po ang panahon na in-announce po ni Kuya Wilbert Tolentino doon mismo sa birthday ni Hipon. Napakaganda talaga ang birthday. Napakadami talaga ang blessing na dumarating kay Hipon. Talaga napaka-blessed talaga ni Herlene Hipon sa taong ito. So yun na nga po, nakakita na po siya si Kuya Wilbert. At siya po, ano po ba ang lalabanan ni Miss Herlene Hipon Budol? So sila naman po ay magkukumpit lang po naman sa South Africa. So ano po ba yung international pageant na hawak po ng ng South Africa? So ito po yung guys. So ito na ang ating lola. So supportahan po natin ng bonggang-bonggang ating minamahala si Herlene Hipon Budol. So siya po ay magiging representative ng Pilipinas sa darating na, hindi ko po alam, basta kasi may 3 months pa daw po siyang preparado. Hindi ko po alam kung December or November po yung kaganapan. Ito po ang kanyang magiging titulo. Siya po ay lalaban as a Miss Planet International 2022. Ito po ay gaganapin sa South Africa. So hindi ko lang po alam kung saan po yung mismong avenue or place dun po sa South Africa. Basta South Africa po siya. So diba napakabongga? So ayan na yung journey talaga. Talagang hindi talaga tumitigil si Sir Wilbert Tolentino, na talaga yung kanyang alaga ay talaga hindi pwedeng dun lang. Hindi pwedeng mag-i-end na kayo yung journey niya as a beauty queen. Kailangan talaga ay patunayan niya
i-person niya sa mga tao, ipakita niya talaga yung dedication niya sa sarili niya na kaya niya. At kaya rin ni Sir Wilbert Tolentino na napatunayan sa lahat na nagmamahal kay Herlene Hipon Budol. So yun, nalalaban ang lola niyo. So syempre, training na naman ang bongga-bongga. Kung sino po yung nag-training kay Miss Herlene Hipon noong nang binibining Pilipinas, siya rin daw po yung mag-training kay Miss Herlene Budol. Di ba nakita niyo naman po ang pasarela niya? Talaga napakaganda ng pasarela, napakalinis, ang lakas ng stage present. Nang talaga namang wala ka nang masasabi. So siguro na lang, kailangan na lang talaga ni Herlene Hipon ay yung graceful pa ng bonggang-bongga. Talaga yung pasarili niya, okay na eh. Okay na eh. Siguro konti na lang talaga linis. Wala nang problema. Ngayon, ang sabi pa nila, ang gagamit daw po siya talaga ng Tagalog. Ang lengguwahe natin. So, di ba yung ibang-ibang bansa nga, gumagamit nga sila ng mga nakalikanilang lingwahe. So, mayroon sa interpreter. So, bakit hindi natin subukan? Di ba? South Africa is also a good in English. Kasi at also the Filipino, di ba? Ang bansang Pilipinas din ay magaling din sa salitang Ingles. Pero, hindi naman lahat na dadaan pag... Kung gusto mo sa isang pangarap, pag may pangarap ka, kahit anong lingwaheng gamitin mo, pwede yun. Kasi meron, kasi ina-accept naman ang interpreter. So yun, agamit siya pa rin ang lingwaheng Tagalog. Congratulations, so Nicole Budol. Sana naman, mapapagtagumpayan mo yung kagustuhan mo mangyari sa buhay mo na maging isang ganap na beauty queen na masasabi natin, ito na. Ito na yung tinatawag kong corona na pwedeng ipagmalaki ko sa bansang Pilipinas o ang aking bansang sinilangan, di ba? Para lahat ng mga bashers sa ilan nagbabasa iyo ay mapatunayan mo na ito na, meron na rin ako na magmamalaki kahit hindi talaga siya yung pinaka tawag din yung pinaka bigating international pageant, pero mahirap pa rin yun, mahirap pa rin lumaban doon, di ba? Ang pagkakaalam ko nga doon, di ba, gagayang sinabi ko, di ba, nung past vlog ko, di ba guys, na natutulugan ko na baka siyang asunod na ilaban sa Miss Global International, sa Miss Global International, 'di ba? Nung 'di ba kakapanalo lang naman ni Miss Shane Tormes, 'di ba? So akala ko siya, doon siya ilalaban. Yung pala nagkakamali pala tayo, guys. So ito pala guys ay sa Miss Planet International. So bonggang-bongga ka talaga. So good luck sa tingnan naman sa kung titingnan mo talaga naman si Herlene Budol, 'di ba? Prangkahan tayo guys, honestly, pero diba, talagang yung tayo niya, yung height niya, yung beauty niya, yung charisma niya, diba, tamang-tama naman as a beauty queen, pang beauty queen talaga siya, diba? So aminin natin, Sir Herlene Hipon yung katawan talaga niya, hubog na, talagang tulo diet, talagang napakaganda naman talaga ng katawan ni Herlene Budol nung talaga siya ay bago, nung hindi pa siya sumasali ng mga ganyang mga pageant na yan. Pero, ngayon, syempre, national pageant ang lalabanan niya. Kailangan talaga niya mas lalong ma-maintain o babunggahin pa yung kanyang body figure, di ba? So ngayon, Sir Herlene Hipon, hindi natin paghanapan talaga pagdating sa universal language. Ito ay ang English, di ba? So, okay lang yun. Kasi nga, sabi nga natin na mayroong ang interpreter. So, at least, yung tanong ay na-English sa kanya, naiintindihan naman niya. Kaya nga lang, hindi niya ma-direct na sagutin din ang English. Kaya Tagalog, at least naiintindihan niya. At least, masasagot niya sa Tagalog, at least tama yung sagot niya doon sa tanong na English. Yung nga sinasabi nga niya lagi, hindi po ako marunong magsalita ng English sa dire-diretso. Siguro hindi siya marunong mag-construct ng dire-diretsong sentence, kaya okay lang yun. Habi nga na natin, pwedeng Tagalish, di ba? Ang mga Latina nga, di ba? So yung mga Latina nga dyan, puro ano nga sila, puro interpreter, pero bakit nananalo, di ba? So, kaya din natin yan. So, siguro si Herlene Budol yung kauna-unahan na lalaban sa atin na magtatagalog, di ba? So, magtatagalog siya sa international pageant. Basta, may pangarap ka, at basta may kagustuhan kang mangyari sa buhay mo, pwedeng mangyari. Agagamitan mo lang talaga siya ng dedikasyon at panalangin sa ating puong may kapal. Lagi dapat tayong may dedikasyon. Kailangan yung determined natin at bilang maging isang beauty queen, kailangan nating i-pursue yun. Hindi, wag nating ihinto. Kung ikaw ay nag-fail nung una or ng pangatlo, wag tayong huminto kasi may kumpara sa atin. Yun na nga ang nangyari kay Miss Budol. Diba? Hindi siya huminto, hindi man hininto ni Sir Will Bert Tolentino, talagang pinatuloy, patuloy. Ito nga, example pa. Example nga po si
Sofia Alonso Wurzburg, di ba? Tatlong beses o 3 times po siya nag-attempt sa Bilibining Pilipinas. So, yung ikatlo niya, o di ba? Nanalo po siya. Siya po naging representative ng bansang Pilipinas sa Miss Universe noong 2015 at nasungkit niya po ang corona as a Miss Universe 2015. May ganoon po talagang destiny na nakaatang para sa iyo. So kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. At doon naman po sa mga taong mga mabait dyan, mention ko na po yung mga bashers dyan. So kung kayo po walang magawa, hayaan na lang po natin. Huwag na po tayong mag-comment at ipagdasal na lang dapat po natin. Kasi yung pagbabash po natin ay minsan ayan din po ay nakakaapekto sa ating representative pagdating po sa national as international pageant. Meron din naman yung mga bashers na talagang nagiging inspirasyon kayo. Kagaya nga sinasabi nga ni Herlene Budol na kung hindi dahil sa mga bashers ko, hindi ko ito ipagpapatuloy. Dahil nga sa inyo dyan, mga bashers kayo, ayan, talaga nagpuporsige ngayon si Sir Wilbert Tolentino at saka Sir Herlene Budol na talagang gustong-gusto talaga lumabat na patunayan sa inyo talaga na kaya niya mag-uwi ng corona. So yun lang, and also syempre, kung yung anak ay sumasabak ng beauty pageant, syempre, may pinagmanahan siya. So hindi rin pakakabog ang kanyang nanay. Di ba, kilala niyo po diba nanay ni Herlene Budol? So, di ba lumaban din po ang nanay ni Herlene Budol? Siya po ay naging isang beauty queen din. Ang nanay hindi rin magpakabog, guys. Siya po ay naging representative ng kanilang lugar sa Ginang Angono 2022. So doon nandun po si Herlene Budol, todo supporta po siya, siyempre nanay niya. So hiyaw-hiyaw siya ng todo doon at tapos ang bongga-bongga doon talaga is yung nanay din niya, Tagalog din ang sagot, di ba kahit English yung ano. Talagang bonggang-bongga talaga. Sila na talaga ngayon ay sa sobrang kasikatan na ni Herlene Budol, pati nanay niya talaga isinabak na rin sa Ginang Angono 2022. Kasi hindi mo naman talaga yung nanay niya makikitaan ng ganun eh. Pero but now, siguro, in-encourage ni Herlene Hipon na kaya-kaya niya yun. Siguro talaga kinuha rin yung nanay niya kasi nga, si Herlene Budol nga ay nagbo-boom ngayon, kaya siguro isa sa mga kinuha yung nanay ni Herlene Budol para maganda. Advertisement din yung nanay ni Herlene Hipon eh. Malakas din ang hatak noon. Parang lalong sumikat yung Angono Rizal. Kaya sinali din yung nanay ni Herlene Hipon doon, di ba? And although naandun din si Miss Herlene Hipon, dinala rin talaga doon si Herlene Hipon. Nandun din si Herlene Hipon, naging guest din si Miss Herlene Hipon. Nagbigay pa nga siya ng flowers sa kanyang magulang, sa stage, siyawa ng tao. Ito pa guys, di ba pagkakaalam natin, di ba break na sila nung jowa na napuputulin ko lang yung reaction natin o yung chika natin dun sa nanay niya. Di ba ang pagkakaalam po natin break na sila nung dati niyang jowa ang Pilipino. Yung nakasama niya po dun sa wawawin, di ba? So ngayon po pala, hindi po pala sila break. Hanggang ngayon po pala sila. So sorry po dun sa dati kong nasabi na akala ko po wala na sila. Pero sila pa po pala. Kasi nakita ko nga po doon sa kasama-sama niya noong nagpunta nga po doon, sa Angono. Doon nung nagada po yung binibining ang Ginang Angono 2022. Kasama po ni Herlene Budol, nasa likod niya, nakasunod-sunod sa kanya yung kanyang jowa. So, gayon pa man, wala naman tayong pakialam. Gawin talaga ang buhay, may kanya-kanya tayo. Kaya yung sinasabi nga nung iba na kapag ikaw naging beauty queen na, maging jowa mo, magkamahiwalay na. Di ba, marami lang yan ang ganyan. Example lang po, bato-bato sa langit po, ang matamaan po, ay huwag magagalit po. Ano? So, ito lang naman po yung opinion ko po. Ito lang, example, kagaya po ni Catriona Gray, di ba? Na-break niya po yung jowa niya, di ba? So marami po, example na lang po yung mga ganon. And also Rabia Mateo, so yung jowa din niya na nag-break din po sila. So marami po mga nangyayari na ganon, di ba? So and also Jaline Tubonon, di ba? So sana wag naman mangyari doon kay Herlene Hipon yung ganon. Malay natin, dati mo sila sabi kasi nga buhay nila yon. So tayo lang naman ay mga tao na nanonood sa kanya or humahanga sa kanya, labas sa tayo doon kung anong mangyari sa kanilang buhay. So, nung gabi po na yun, Ginang Angono na yon, hindi ko po alam kung nanalo yung nanay niya or I think pumasok siguro po yung nanay niya sa top 5 or hindi ko po basta
hindi ko po ma-sure sa inyo kung nanalo po yung nanay niya. Ano po? So, pero, ang pagkakalam ko talaga, pumasok po talaga yung nanay niya sa top 5. So, kung hindi ba na-uwi yung corona ng nanay nila, at least nakapasok pa rin po yun. So, talagang nagbo-boom talaga ang family Budol. Sila sabi nga ng lolo niya, ng lolo ni Herlene Hipon, ngayon na ang panahon para sumikat ang mga Budol. Diba sila sabi nga niya lagi niya noong lolo niya. So, yun, mayroon na siya, namatay ang lola niya, ang pumalit naman, napakaganda lang po ipinalit. Kaysa buhay ni Herlene Budol, may bahay na siya. Kaya malaking pasasalamat na rin sila kay Sir Wilbert Tolentino. So, ang kapalitan nila, parang magulang na rin ni Herlene Hipon yun. May sana po, subaybayan pa rin po natin ang paglaban ni Miss Herlene Hipon sa international pageant. May tatlong buwan pa po daw, may 3 months na po siyang preparation. So, maybe siguro mga October or November po yung kanyang laban niya. Sana supportan na lang po natin. Kailangan po wala ng mga bad vibes na yan. Kailangan supportan natin tulo ang ating mga kandidata. Pagdating po sa national international pageant, dapat wala po tayo, mga kung ano-ano mga chechebura dyan sasabihin, supportahan na lang po natin. Kung wala naman po tayo magandang masasabi, huwag na lang po tayo mag-comment, tahimik na lang po tayo. So yun, nag-enjoy po kayo mga kinem at mga pare kong peke sa aking vlog for today. At sana lagi po tayo magdasal at lagi po tayo mag-ingat kung saan po tayo pupunta. At yun lang mga mare kong peke, huwag po natin kalimutan, supportahan po ang aking YouTube channel na Keme Pastora. And don't forget to subscribe. And also don't forget to share and like po ng aking YouTube channel. At huwag din po ating kalimutan lagi mga kinep, mga pare kong peke, na pindutin po ang notification bell para po kayo updated lahat po kayo sa lahat ng upcoming videos ko pa na i-upload. Lahat po ng upcoming videos ko na i-upload ko pa. So, yun lang mga kineme. At huwag din po natin kalimutan po ang aking Facebook page, Keme Pastora. And also my TikTok account, Jana Victoria SP. And also my Facebook, Jana Victoria Espino Pastora. At yun lamang mga kineme. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pating po sa akin. Maraming salamat po. Utang ko po ito para sa inyo. At yun naman po, binigay niyo sa akin at ibibigay ko rin po sa inyo. So maraming salamat po. Paalam at mag-ingat po tayong lahat. And I love you and God bless everyone. Thanks for watching.